Hello mga kamamis! Welcome back to my channel! At muli po, nandito na naman ako sa aming garden at mamimitas ako ng main ingredient ng aking menu for today. Ito'y walang iba kundi ang okra! Wow! Ang kagandahan dito sa okra, masipag siyang mamunga. Alam nyo ba na every other day ay nakaka-harvest kami dito? What? Huwag nyo lang pong hahayaan na hindi mapitas ng 2 to 3 days. Naku, asahan nyo, magulang na ito. At eto na po ang aking mga napitas na okra. Tayo na mga kamamis at simulan na nating magluto. Ang una nating gagawin ay ang pakuluan natin ng ating okra hanggang sa ito ay lumambot. So mas malambot, mas okay siya. Hindi katulad guys nung pag-uulamin natin siya, mas masarap yung malutong. But this time, kailangan panambuti natin siya. Yung pantikong kaya natin siyang ligisin. So ayan, okay na yung pagkalambot niya. Hanguin naman natin siya at palamigin. Kapag malamig na ang ating okra, biyakin lamang ito sa gitna at alisin lahat ng buto nito. Siguraduhin lang natin na malinisan natin itong mabuti. So, gawin lang natin itong prosesong ito hanggang sa matapos nating maalisan ng buto ang lahat ng okra. Bibigyan ko lang kayo ng isang tip mga kamamis. Paano ba natin malalaman kung mura o magulang na yung okra? Simple lang, bago natin ito pitasin, putulin natin yung dulo nito. Kapag humiwalay, ibig sabihin mura pa yung okra. Pero pagka pinutol natin ito at bumaluktot lang siya, ayun, magulang na yun. Wow! Ang kagandahan lang po kapag mura ang okra, kahit sandaling lutuin lang natin ito, masarap at pwede na siyang kainin. Pagkatapos naman nating tanggalan ito ng buto, hiwain naman natin ito ng pino. Tulad ng sinabi ko kanina, palambutin natin ito ng husto para mas madali siyang durugin. Mas pino kasi, mas maganda ang texture.
So paghalu-haluin na natin ang lahat ng sangkap. Ito na ang ating okra. Kung mapapansin nyo, mas niligis ko pa siyang mabuti. Ilagay na natin siya. Hinaluan ko din na 2 kutsarang giniling na manok, ang bawang, then ang pulang sibuyas. Pwede din naman kayong gumamit ng puting sibuyas. Nilagyan ko rin ng 2 pirasong itlog, 1/3 cup of harina, then ang ating pampalasa, ang asin, at ang paminta. So haluin lang nating mabuti hanggang mag-combine ang mixture nito or ang lahat ng sangkap nito. Pwede din namang hindi nyo siya lagyan ng manok. At eto na po ang ating mixture, ready na para prituhin. Wow! At nakapagpainit na rin ako ng mantika. Guys, kung meron kayong pang scoop sa bahay, mas maganda yung nagamitin nyo para magkakasinlaki ng size ang inyong pati. Since wala po ako, syempre dapat pipilitin kong maging magkakasinlaki ito ng size. So lutuin lamang natin siya sa mahinang apoy para hindi mabigla ng luto or para hindi siya masunog. Kapag golden brown na siya, yung kabilang side naman. So, napakasimple lang nito at madaling lutuin. Pwede siyang ulamin. At syempre, pwede rin namang palaman sa tinapay. So ayan po, nakaluto na tayo. Hanguin lamang natin ito sa isang lalagyan. Nakikita nyo naman guys, ang gaganda ng ating mga finished product. Prituhin pa natin ang mga natitira pang mixture. Since wala akong ginamit na pang scoop, so dapat magkakasinlaki ang size ng ating patty. Siyempre, para mas magandang tingnan at burger patty talaga ang dating. At ito na mga kamamis, ang aking okra burger patty. Tara mga kamamis, samahan niyo akong kumain.